Yo, magandang tanghali sa inyo mga ka-hashtag Marinos. Data Ships Work, nandito na naman at magbibigay tayo ng informasyon regarding dito sa ating mga lashing material sa container. Ngayon, habang pupunta tayo doon, panoorin niyo muna itong intro ko. At kita nyo naman, ito yung lalagyan ng ating mga lashing materials ng ating container. Yan, isa-isayin natin to. Ito yung tinatawag nga pala na turnbuckle with hook. Ito naman yung tinatawag na ating extension hook. Yan, ito naman yung sinasabing long bar. Yan. Kita nyo naman, mahaba yan. Meron din tayo niyan na short bar na tinatawag. Siyempre, pag short bar, maiksi siya, di ba? Kaya nga short, di ba? Ito naman, ginagamitan to ng bakal para maikot siya, para mahigpitan. At pag nandun na tayo sa pinaka-tight niya, yung tight na tight na talaga, para ma-secure yung ating mga container, gaya ganun. Ngayon, i-ano natin siya, ito yung nagiging lock niya para hindi siya lumuwag. Pag naging ganito na siya, higpitan mo rin yan para hindi siya lumuwag kung umalog-alugman yung ating barakal. Yan ang silbi niyan, locking system. So, dito na tayo. Ito naman yung tinatawag nating twist lock. Yan no? Twist lock no? Pinipihit po yan para maikot din to. Pag pinipihit po yan. Pero hindi ako masyadong ano talaga dyan kasi more on sa gangway kami or sa rampway kami ng aming barko. Kaya ayan, dito tayo. Ayan, akit tayo dito para pakita natin sa inyo yung mga ating lashing materials. Kung ano nga ba silbi o saan sila nakakabit. Ayan, akit tayo dito. Ingat-ingat lang dahil umulan kanina ng saglit. Ayan, dito na taas sa taas. At ayan, mayroon tayo dito dalawang long bar na lashing materials. Yan yung nilalagay natin dyan sa container. Pero ito, mga short bar lang yan. Ayan, nakasabit yung ating turnbuckle with hook. Ayan, nakasabit at dun. Nakasabit din sa ating ikalawang container. Dun siya nakalashing. Kung wala, nahahawakan niya yung paa ng ating ikalawang container. Yan, ito naman ito yung ginagamit ng twist lock, di ba? Pipihitin mo to para umikot, para makalibre yung ano natin. Ano? Diba? Umikot. Kita nyo naman, para makalibre yung ating container sa pagkakalak niya. Yan. Alam nyo na, ha? Kita nyo na yung silbi nung ating twist lock. Dito tayo. Pakita natin dito yung isang lumber na nakakabit na may extension hook. Yan. Dito tayo. Dito tayo. May nakita tayong isa eh. Yan, ito yung ginagamit na extension hook kasi hindi naabot kaya ginamitan siya ng extension hook. Ngayon nakasabit siya sa pangatlong container, sa paan ng pangatlong container. Yan, yung ginamitan ng mahabang extension hook. Yan, hanggang tatlong container ang nilalagyan yan. Depende kung saan, dulo-dulo. Dulo dito, dulo din dun sa kapila. Ngayon alam nyo na kung saan ginagamit iba't ibang lashing materials dito. Yun lang naman yung lashing materials dito sa ating kubyerta dito sa container. Meron dalawang klaseng container tayo. Meron tayong mahaba at maiksi. Yung maiksi is the 20 footer container at yung mahaba is the 40 foot container. Yan. Ito 20 lang to. So bali, pag dalawa niyan kahaba, ibig sabihin 40 footer yun. Ngayon, bibigyan ko naman informasyon kayo regarding sa loading nito. Sa dalawang container na 20 footer, pwede mong ipatong doon yung ating 40 footer. Ngayon, pag 40 footer naman, hindi mo pwedeng patungan ng dalawang 20 kasi wala siyang paglalagyan ng ating twist lock sa paa. Ayan. Kaya, yun ang isa sa mga hindi pwede.
Ngayon, yung height naman, meron tayong normal height na tinatawag. Yun, normal height na yan ng container. Yung isang may tiger mark, yan ang isa sa mas mataas. Yan, dalawang klase yan, mas mataas yan. Ayan, caution, 9.9 1/2 foot container high. Ayan, parang ganyan, 9 foot. 9 foot and 1/2. Kumbara, 2.9 meters ang taas niyan. Ang normal naman, ano kaya ang normal height nito? Kasi hindi pa ako masyadong kabisado talaga sa container. Kasi bago lang din ako dito sa container ship na may cardek. Kaya yan, kikita natin yan dito eh. External length, external height, 2.5. 2.5 ang taas nito. 2.5 yung pinaka, yung isa 2.9, di ba? Ayan, kita nyo na ang difference. 2.591 millimeter. Ayan, kaya ibig sabihin nasa 2.5 meters siya. Yung isa 2.9 meters, mas mataas nga, mas mataas nga talaga. Ayan, sa lahat ng mga nagbigyan ko ng aking informasyon. Ayan, subaybay lang kayo sa aking mga videos para mayrami kayong matutunan kahit paano paunti-unti. Yan. Yo, salamat sa lahat ng mga followers at viewers natin dyan. Sana makapagbigay pa ako ng maraming informasyon na base sa aking experience at aking natutunan dito sa barko. I-share natin yan. Kaya sa lahat ng mga hindi pa nakapag-follow, i-follow nyo ng aking page, The Tata Ships Work, at aking YouTube channel, The Tata Ships Work. Kahit na wala pang video, okay lang yon, at lalagyan natin yan pag mayroon na tayong internet connection dito sa barko. Kaya ngayon, papasok na kami mamaya dyan sa Suba, PG. Kaya, see you next vlog!